Hi, hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again. Let's talk vlog. Shout out po sa lahat ng ating mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong updates ngayon. Ay, siyempre, very important din na ito. Dito guys, sa ating mga kababayan na mga Muslim, may mensahe po ang ating mahal na Pangulo sa ating mga kapatiran na mga Muslim sa buong sa buong Pilipinas, mga kababayan. Ito po yung tinatawag na ika-9, no, anibersaryo ng paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, mga kababayan. So, yung mensahe ng ating Pangulo para sa kanila, so kailangan natin i-spread ito dahil mayroon tayong mga kaibigan na nanonood natin sa atin ng mga Muslim para malaman din nila. Kung natatandaan nyo guys, sa aking live, mayroon po akong in-update sa inyo na ang MILF, mayroon po silang libreng pambansang pabahay. So, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo for the first time ay nagkaroon itong libreng pabahay para dito sa ating mga former MILF at MNLF at iba pa mga kababayan. Ang ganda na, ang ganda, kumbaga, ang gandang pakinggan ng ganitong klaseng magandang programa ng gobyerno para sa ating mga kapatirang mga Muslim na gumagawa ng hindi maganda, kumakalaban sa gobyerno. Ngayon, ang gobyerno naman ang talagang 100%, no, na tumutulong po sa kanya. So, dahil Ramadan ngayon, siyempre guys, happy Ramadan sa ating mga kababayan na mga Muslim sa buong Pilipinas. But anyway, pakinggan nyo guys ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan na Bangsamoro, siyempre sa mga Muslim. So, but before that, mga kababayan, don't forget to like and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga susunod na mga videos. Ayan, pinaka the best na presidente talaga, no? Si Pangulong Marcos Jr. The best is among the rest, ika nga. So, yun guys, boy, babus! Ayan. We celebrate the 9th anniversary of the signing of the Comprehensive Agreement on Bangsamoro, marking another milestone in the Bangsamoro peace process and a testament for the firm commitment of our government and our people to sustain and build on the gains of peace in the Bangsamoro. For 9 years, the peace pact has stood firm and the Bangsamoro people have thrived and flourished. We shall ensure that they continue to do so. Under this administration, the political and normalization tracks of the peace agreement continue to gain momentum. Our partners in the BARM continue to deliver on their commitments in both tracks with the recent passing of the critical Bangsamoro Electoral Code. We in the national government will do our part to fulfill our commitments under the peace agreements and see its full implementation. We shall not waver from this. As we have said before, the path to lasting peace is always under construction. But we shall build and walk this path together so that our children and the generations more that will follow shall live lives of prosperity and of peace. Ang kapayapaan ito na ating itinataguyod ay hindi lang para sa Bangsamoro. Ito ay para sa bagong Pilipinas. Mapayapa, masagana, nagkakaisa. Mabuhay ang Bangsamoro, mabuhay ang Pilipinas.